Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya wad din. Salatu wassalamu ala mab'uthi ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Ahibati wa ikhwani fillah. Mga kapatid at mga minamahal, ang topic po natin sa oras na ito, sa araw na ito, ay ito po ay tungkol sa fi'lun mudari. Fi'lun na mudari. Fi'lun mudari. At ito ang pangalawa na uri ng fi'l. Nakuha natin ang una, ang fi'lu madin. Okay? At ngayon naman, kukunin na naman natin ang fi'lun mudari'un. Okay? At insha'Allah, isusunod natin ang tinatawag natin na fi'lu. Okay? Fi'lu. Fi'lu amrin. O kaya, al-fi'lu al-amri. Opo. Ngunit bago po yan, amin po kayong inaanyayahan na i-like, i-share, at kung ano man ang inyong mga katanungan, ay pwede po kayong magtanong sa ating comment section, inshallah, at babasahin po natin ang mga yan, inshallah. Okay. Nasabi ko po na nakuha na natin ang fi'lu madin, no? At ngayon, pag-aaralan natin ang fi'lun mudari. Unang-una, pag sinabing fi'lu mudari, unang-una, pag sinabi nating fi'lun mudari, agad tatatak sa ating mga isipan ang tinatawag na mga gawa. Opo. Ang tinatawag na mga gawa. Ito po agad yung nasa isipan natin. Okay? Mga brother, mga kapatid, mag-aral po tayo. No, huwag po nating hayaan na tatanda tayong walang alam sa ating relihiyon, sa ating tinatawag natin na itong pag-aaral sa wika, no? Pag-aaral natin sa wika. Pag-aaralan din po natin ang mga ito. Kasi ito po ay napakahalaga po sa atin. Napakahalaga po ito sa atin, mga kapatid. No? At marami sa atin ang hindi nakakapag-aral ng ganitong uri ng pag-aaral. Okay? Marami po sa atin yun. Ang hindi po nila nalalaman ang tinatawag na mga ganito. No? Yung fi'lu madin, yung fi'lun mudari. Okay? Marami pong walang alam tungkol dito. Kaya, pag-aralan po natin. Huwag po nating hayaan na hindi tayo makapag-aral. No? Opo. Ta, inshallah, ay, ayan po, alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukhti, mashallah. Ukhti Lina. Opo. Yan. Unang-una, mga kapatid, no? Dapat nating malaman ang kahulugan ng fi'lun mudari. Dapat nating malaman kung ano ang kahulugan ng fi'lun mudari. Pag sinabi nating fi'lun mudari, okay? Pumapangalawa ito sa
tinatawag natin na fi'lu madin, kung ang fi'lu madin ay nakaraan, lumipas, gawa, naganap, na nakalipas, so ang fi'lu mudari, ito po ay hadatha fi zamanit takallum o ba'da. Ito po ay naganap pagkatapos or sa panahon ng pagsasalita or pagkatapos. Ibig sabihin ay ginagawa o kaya gagawin pa. Okay? Ginagawa na o kaya gagawin pa. Halimbawa, nakita mo si Ahmad sumusulat, sinasabi mo sa kanya na Ahmad yaktubo. So ginagawa na ni Ahmad yung pagsusulat. No, ginagawa na niya yung pagsusulat. Kaya sasabihin mo na si Ahmad ay nagsusulat. Yaktubo. Okay? At gagawin pa sa yaktubo. No? Yaktubo Ahmad. Susulat si Ahmad. Okay? So, gagawin pa. Yun yung fi'lun mudari. Okay? So, ngayon, mayroon tayong apat na huruf sa fi'lun mudari. Ang fi'lun mudari ay mayroong apat na huruf. Tinatawag ito na huruful mudara'a. Okay? Tinatawag ito na huruful mudara'a. Opo. Ang apat na huruf na ito, ang tawag sa kanila ay huruful mudara'a. Ano po ang apat na ito? Una, al-hamza. Al-hamza. Yan ang una. No? So, ang hamza, ganito po siya. No? Okay? Ang pangalawa, an-nun. So, ganyan po. Nun. Pangatlo, al-ya. Ganito po siya. No? At ang pang-apat, at ta. Okay? So, ganito po ang ta. Okay? So, yan. Tingnan nyo po. Yan po ang ating huruful mudara'a. Po. Yan po ang ating huruful mudara'a. Bawat harf nito tumutukoy sa kanilang sarili. Bawat harf nito tumutukoy sa isang sarili. Okay? Ang hamza tumutukoy sa ana. Ana or ako. No? Ang nun tumutukoy sa nahnu. So, pag sinabi mong nahnu, okay, kami. No? Ang ya tumutukoy sa huwa. At ang ta tumutukoy sa anta. Okay? Anta. Yan po ang ta. So, kapag meron tayong fi'lun mudari, halimbawa, kataba. Ito yung fi'lun mudari natin. Kung gusto nating gawan siya ng fi'lun mudari, okay? Kung gusto nating gawan siya ng fi'lun mudari, dadagdag tayo ng isa mula sa apat na ito. Dadagdag tayo ng isa mula sa apat na ito. Okay? Dadagdag tayo ng isa mula sa apat na ito, ilalagay natin sa unahan. So, kung ang gusto mo ay ikaw, ang tinutukoy mo, ako, kami, or huwa, siya, o kaya anta, so, pumili ka lamang ng isa dito sa apat na ito. Okay? Kung gusto mo yung hamza, igaganito mo, hamza, kaf, ta, ba. Okay? So, ano po ang kaida nito? Fatha ang haraka ng ya'ul mudara'a. Okay? Ito po yung sa 3 liters, ha? 3 liters. Yung mujarrad. Tinatawag nating mujarrad.
na fi'lun madin. Kasi ang ating fi'lun mudari, nakabasi po siya or nakabatay sa ating fi'lun, fi'lun madin. Okay? Sabi niya, ang iharap ka mo or ang shakal o tashkil ng ya ng harful mudara ay patha. At gagawin mong sukun ang faul fi'il. So ito po yung faul fi'il natin, yung kaf. And then, patha ang kabal, akhir, at saka damma ang huli. So nakabuo ka na ngayon ng fi'lun mudari at tubo. Okay? So nakabuo ka ng fi'lun mudari na aktubo. Aktubo, susulat ako. Di ba? Susulat ako, aktubo. Magsusulat ako. So, nakabuo po kayo ng fi'lun mudari. Okay? Kung gusto mo naman ng nun, kasi gusto mo kami, no? So, dadagdag ka lamang ng nun. Naktubo. Di ba? Eh kung gusto mo lang ta, dagdagan mo lang ng isang tulok. Taktubo. Anta, taktubo. Ikaw, magsulat ka o kaya susulat ka. Okay? Okay? So kung gusto mo naman ng ya, igaganyan mo lang dito sa baba ang kanyang tulok. Yaktubo. So yun po yung ating fi'lun mudari. Okay? So ang fi'lun mudari, nakasalalay siya, nakabatay siya sa ating fi'lun madin. At magdadagdag tayo ng isa sa apat na litra. Okay? Hamza, nun, ya, at sakata. O kaya tinatawag ng mga sarfiyun na anaito. Anaito. Okay? Anaito. Okay? Sabi natin na ang ating fi'lum madin na 3 liters ay nasa tatlong larawan. Nasa tatlong larawan. Yung ating fi'ilumadin na 3 liters, ha? Nasa tatlong larawan. Ano po ang tatlong larawan ng ating fi'ilumadin na yun? Una, fa-a-la. Fatha ang kanyang ainul fi'il. Tinatawag po ito na ainul fi'il. Pangalawa, fa-a-la, kasra naman ang kanyang ainul fi'il. At ang pangatlo, opo, at ang pangatlo ay damma ang kanyang ainul fi'il. Okay? Damma. Opo. So ito po yung tatlong larawan ng ating fi'lun, fi'lu madin mujarrad. Yan po yung tatlong larawan ng ating fi'lu madin mujarrad. Tingnan niyo po ito, ha. Antabayanan niyo po. Okay? Ang ating fa'ala, marami pong nalilito kasi dito ng mga kapatid natin, ang ating fa'ala ay meron siyang tatlong wazan sa fi'lu mudari. Yung fa'ala natin ito, itong ayn, patha ang ating ayn. Meron siyang tatlong wazan, tatlong pattern sa kanyang fi'lun mudari. Ano po yung tatlo na yon? Una, yaf alo. Patha ang ating ayn. Sukun po yan, patha po yan, damma po ito. Okay? Pangalawa, yaf ay lu. Kasra ang ating ayn. At ang pangatlo ay damma ang ating ayn.
yaf'ulu. Okay? So, tatlo po yan. Patha, kasra, damma. So, isa, dalawa, tatlo. Opo. Sa pattern na ito, sa wazan na ito, diyan nagkaiba-iba ng anyo ang ating fi'lun mudari'un na mula sa tatlong litra na fi'lu madin. Okay, tingnan niyo po. Magbigay tayo ng halimbawa. Burahin natin muna ito. Okay, at burahin na rin po natin ito. Opo. Okay. Halimbawa, magbigay tayo ng halimbawa, ah. Okay. Halimbawa, kara'a. Kara'a. Tingnan nyo po. Kara'a. Dito po, maliliwanagan po kayo dito. Kasi, bibigyan po natin siya ng diin. Kara'a. Kung titingnan nyo po ang kara'a, pawang patha ang kanyang haraka. So siya ay naka-pattern dito sa fa'ala. Ito ang kanyang pattern. Ito yung kanyang wazan. Okay? Yan, number one. Number two, pareho pa rin ng haraka. Number two, pangalawa, kharaja. Kharaja. Okay? Tingnan nyo po. Pawang patha rin po ang kanyang haraka. So, pariho sila ng haraka. Tatlo, puro patha. So, itong kharaja na ito, dito pa rin siya nakapattern. Kasi nga, puro fatha ito. Fa'ala. Okay? Pangatlo, da-ra-ba. Da-ra-ba. Tingnan nyo po, puro patha rin po ito. Puro patha. So, kara'a, kharaja, daraba, bumasa, lumabas, pumalo, pinalo, lahat sila ay naka-pattern dito sa fa'ala. Tingnan nyo po, fa'ala, kara'a, kharaja, daraba. Tingnan nyo po. Pare-pareho sila ng haraka. Tatlo puro patha. Ngunit pagdating sa fi'lu madi, fi'lun mudari, pagdating nila sa kanilang fi'lun mudari, opo, pagdating nila sa kanilang fi'lun mudari, tingnan nyo po, ah, kara'a yak ra'u. Yak ra'u. So, saan siya kumuha ng pattern? Dito sa yaf'alu. Kasi ang kanyang ayn ay patha. Aynul fi'il, patha. Okay? Kara'a yakra'u. So, dito siya kumuha ng pattern sa yaf'alu. Kharaja yakhruju. Yakhruju. So, saan siya kumuha ng pattern? Dito sa yaf'alu. Tingnan niyo po. Daraba yab ribu. Oh, saan siya kumuha ng pattern? Dito sa yaf'ilu. So, yun po yung tinutukoy natin. No? Na isang pattern sa fi'lu madin, isang pattern sa fi'lu madin, tatlo ang kanyang pattern pagdating sa fi'lun mudari. Fa'ala, nagkaroon siya ng tatlong anyo sa fi'lun mudari. Yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Okay? Ganun po yun.
Ganon po yun. Opo. Okay. Yun po ay sa paala. Dito naman sa pangalawa, pangalawa naman ay fa-i-la. Fa-i-la. Kasra ang ating ayin. So, ang kasra ang ating ayin, ito po ay mayroong dalawang anyo pagdating sa fi'lun mudari. Dalawang pattern sa fi'lun mudari. Ang una ay yaf. Alu. Patha ang kanyang ainul fi'il. Ang pangalawa ay yaf i lu. Kasra ang kanyang pattern. Okay? Kasra ang kanyang ain. Opo. So, dito sa fa'ila, fa'ila, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Dito naman kumuha ng mga pattern, yung mga fi'il na ang kanilang ayin ay kasra. Fi'lu ma din na tatlo ang haraka, tatlong harf, at ang yung pangalawang litra ay kasra. Dito kumuha ng pattern. Okay? At walang fa'ila na ang kanyang fi'lun mudari ay yaf'ulu. Wala. Walang fa'ila na ang kanyang fi'lun mudari ay yaf'ulu. Walang fi'il na ganun. Okay? Tingnan niyo po. Fa'ila. Magbigay tayo. Halimbawa, labisa. Halimbawa, opo. La bi sa. Tingnan niyo po, labisa. La bi sa. Kasra ang pangalawang haraka. Tingnan niyo po, kasra ang pangalawang haraka. So dito siya naka-pattern. Ito yung wazan niya, fa'ila. So paano natin siya kukunin ng fi'il mudari? Sabi niya, ito ay magiging yal baso. Yal baso. Yal baso. Okay? So labisa yal baso, ito ang kanyang fa pattern o wazan sa fi'lun mudari, yaf'alu. Okay, tingnan niyo po 'yan. Opo. And then, and then, yung fa'ila na yaf'ilo, ito po ay sa mga fi'il na waritha. Tingnan niyo po, waritha. Fa'ila. Kasra ang kanyang labisa. Okay? Waritha. Pagdating sa fi'lun mudari, ang kanyang fi'lun mudari ay nasa wazan na yarithu. Yarithu. Yaf'ilo. Okay? Yaf'ilo. So, pwede kayo magtanong ngayon, bakit kaya ganun, brother? Bakit yaritho, nawala yung fa? Opo, dahil yung waw. Ngunit, kahit 3 liters lamang siya sa fi'lun mudari, ang kanyang pattern ay ito pa rin. Yaf'ilo pa rin. Dahil dito yung kanyang ra ay kasra. Yung fa'ul, yung ainul fi'il niya, ito, kasra. Opo, waratha yaritho. So, tanda
na kapag ang fi'lun madin natin ay nagsisimula sa waw, ang waw na ito pagdating sa fi'lun mudari, mawawala. Okay? Katulad ng mga fi'il na wa'ada. Diba? Wa'ada. May mga fi'il na wa'ada, wa'ada, or wa'ada. No? Wa'ada. So, wa'ada, pagdating sa fi'il mudari, magiging ya'idhu. No? So, doon siya sa fa'ala yaf'ilu. Okay? So, matatanggal po yung waw pagdating sa fi'il mudari. At nagsisimula siya sa waw. Okay? So, yan po yan, mga kapatid, no? Ang ating fi'il mudari. Ya-ri-fu. Okay. Pangatlo, no? Yung fa-ula. Damma ang ating ayn. So ito po ay isa lamang sa fi'ilun mudari. At siya yung yaf'ulu. No, yaf'ulu. Okay? So dito kumuha nga ng mga pattern yung karuma. Hindi yung karuma sa wikang Maranawa, karuma. Aduma. Azuma. Kabura. Kabura. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kabura maktan indallahi ang takulu ma la taf'alun. Okay? Karuma, azuma, kabura. So, ang lahat ng fi'il na ito, ang kanilang pattern ay yaf'ulu. Ito, karuma, yakrumu. Azuma, ya'azumu. Kabura, yakburu. At walang fa'ula yaf'alu, fa'ula yaf'ilu, o kaya fa'ula yaf'alu, kundi fa'ula yaf'ulu lamang. So yan po yung ating pattern pagdating sa sulati na mudari. Madin, okay? Opo. So pwede po kayong magtanong. Pwede po kayong magtanong, mga kapatid. So, maaaring itatanong ninyo kung bakit naiiba-iba ang ainul fi'il ng fi'ilun mudari. Bakit nga ba? So, ito po ay dahilan sa sima'i. Sinasabi po nila itong sima'i. Ibig sabihin ay kung paano narinig sa mga bibig ng mga Arabo. No? Paano narinig sa bibig ng Arabo? Paano nabasa sa Quran, paano nabanggit sa Quran, paano na nabanggit sa hadith. So yun po yung ating sinusunod, no? Ngunit dito wala pong pattern doon sa ainul fi'ila. Okay? Kaya po nagkaiba-iba sila ng haraka yung ainul fi'il natin. Sinsya na po kayo dito sa pisara ko, ha? Okay. No? Sa Quran, binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala na inni asma'u wa ara. No? Binanggit po ito ni Allah na inni asma'u wa ara. So, yung sami'a na fi'lu madin, sami'a. Pagdating sa fi'lun mudari, no, kung gagamit tayo ng apat na huruful mudara, sasabihin natin na as-ma'u, nas-ma'u, yas-ma'u, at saka tas-ma'u.
asma'u. Tingnan niyo po, asma'u, nasma'u, yasma'u, tasma'u. Yung sami'a, no? So, ang kanyang pattern ay fa'ila, fa'ila, yaf'alu. Ito yung kanyang pattern. Sami'a, yasma'u, fa'ila, yaf'alu. Tingnan niyo po. So, yan. Pag namemorize niyo po yung pattern, ay napakadali po ninyong makuha ang mga fi'lun mudari at iba pang mga fi'l. Napakadali po nun. Okay, dumako tayo sa pangalawang wazan natin. So, ang nakuha natin kanina, susulat muna ulit, no? Ang nakuha natin kanina, yung fa'ain lam, yung fa'ain lam, mayroon tayong anim na wazan dito. Okay? Mayroon tayong anim na wazan sa fi'lun mudari. So, magkaiba sila ng ayn. Magkaiba sila ng ayn. Harakan ng ayn. Una. Una po. Okay? Yaf. Alu. Okay? Pangalawa. Yaf. Ilu. Pangatlo. Yaf. Ulu. Pangalaw, sunod, sa fa'ila, pwede natin sabihin na yaf, alu, and then yaf, ilu. Tingnan niyo po. Laging damma yung huli, ha? Sunod, ay yaf, ulu. So, yan po yung ating anim na wazan ng fi'lun mudari na nanggaling sa fi'lun mali na thulathi. Apo. Fa'ala, yaf'alu, fa'ala, yaf'ilu, fa'ala, yaf'ulu. Fa'ila, yaf'alu, fa'ila, yaf'ilu. Fa'ula, yaf'ulu. Anin po siya, no? Anin po. Okay. Sunod, yung fi'l mazid biharf. Yung fi'lon na madi na nadagdagan ng isang harf. Okay? At alam natin na ang nakadagdag ay harf hamza o kaya harf alif at saka muda'af o kaya tad'if. Ito po ay nasa tatlo, sabi ko. Okay? Af, ala, pangalawa, fa ala, pangatlo fa ala, tasdid dito. Okay, so ang una nating gagawin ay magdadagdag tayo ng isa sa mga huruful mudara'a. Dadagdag tayo ng isa doon. Yun ang una nating gagawin. Dadagdag tayo ng isa man lamang sa huruful mudara'a. Okay? And then, yung huruful mudara'a dito, ang kanyang haraka ay damma. Ang huruful mudara'a dito, ang kanyang haraka ay damma. Kung kanina, sa fi'il thulathi, ang huruful mudara'a ay fatha, dito sa fi'il ruba'i, mazid biharf, dito sa apat na litra na ito, ang ating harful mudara'a ay damma ang kanyang haraka. At kasra naman ang ating ainul fi'il. So ito po yung fa'ul fi'il, ito yung lamul fi'il, ito yung fa'ul fi'il, ito yung ainul fi'il, at ito yung lamul fi'il. Okay? So ito yung ainul fi'il natin, gagawin natin kasra. Una, fa'af'ala. Ang gagawin natin, dadagdag tayo ng harful mudara'a, hamza.
Isulat natin ulit yung tatlo. Okay? And then, damma, sukun, kasra. Damma. Okay? Isulat natin yung tatlo ulit. Dadagdag tayo ng isa plus yung tatlo. Yung tatlong pinanggalingan ng ating harf. Ng ating fi'il. Okay. Dito, patha, fa, isali natin to ulit. Okay? Ain, lam. Okay? Pat, ito, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Okay? Okay. Sunod, ito naman, fa'ala, dadagdag tayo ulit ng hamza, kung hamza ang ating pipiliin, and then, fa, ain, lam. O fa, ay, lo. Okay? So, ganun lamang kasimple. So, ang tatlong ito, ang kanilang wazan sa fi'lun mudare ay yuf, ay, lo. Yuf, ay, lo. Dito naman, yufa, ay, lo. Opo. And then dito, yufa. Yufa. Ilo. So, yun po yung kanilang wazan. Opo. Yan po yung wazan niya. Ano po mga halimbawa nito? Halimbawa, mayroon tayong fi'il na syaraka. Syaraka. So ito po yung ating wazan sa fi'lun madi. And then pagdating sa ating fi'lun mudari, ang ating kukunin na wazan ito. Syaraka, yushariku. Ang kanyang fi'lun mudari ay yushariku. Tingnan niyo po. Yushariku, yufa'ilu. Okay? Syaraka, sumali. Yushariku, sasali or sumasali. Okay? So, ganun lang po kasimple, mga kapatid. Pag meron tayong fi'il na dito, halimbawa dito, ang halimbawa natin yung ilalagay ay akrama. Akrama. Okay? So, ito yung fi'il na ating gagamitin o kaya wazan natin. Magiging yukrimo. Yukrimo. Tingnan nyo po. Diba? Napakadali lamang po. Dito naman sa fa'ala, katulad ng kata'a. Alam nyo po yung kata'a? Kata'a. Kata'a. Pinutol-putol. Okay? Ang ating wazan sa fi'lun mudari ay fa'ilu. Yukat ti'o. Diba? Yukat ti'o. So, napakadali lang. Pag alam natin yung ating wazan. Ang lahat ng wazan na ito
nasulat ko po ito, no? Sa GC natin. Kaya wala po kayong dapat alalahanin. Nasa page din po, nakasave yun. No? Pwede po kayong magbasa sa page. At sa sino mang gustong pumasok sa page, ay welcome po kayo magbasa doon kahit hindi kayo mag-aaral. No? Pwede po kayong pumasok doon upang magbasa. Okay. Yun po yung ating mazid bi harf. Yung fi'l na nadagdagan ng isang harf. Opo. Halimbawa, okay, kas sara. Kas sara. Diba? So, ang kanyang wazan ay yufa'ilo, kaya ang ating ilalagay ay yukas siro. Diba? Kas sara, yukas siro, taksir. Kas sara, ibig sabihin ay pinag puputol-putol or binali-bali or pinunit-punit, no? Dito rin yung mazaka, yun yung pinunit-punit, mazaka, mazaka, yung maziko, okay? Yung maziko, ganun lang po, no? Ano pa? Kabala. 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 So, ang ating ano ay, ang ating pattern ay yufa'ilo, kaya magiging yuka yukabilo. Yukabilo. Okay? At meron tayong ibang fi'il, ahsana. Ahsana. So ito ay mula sa af'ala. Diba? Af'ala. So ang ating wazan ay yuf'ilo. Kaya dito, ang ilalagay natin ay yuhsino. Diba? Ahsana yuhsino, ihsanan. Ahsana yuhsinu ihsan or ahsin sa fi'lu amrin. Okay? So, napaka dali po. Kapag nagbigay tayo ng fi'l, alam na agad natin kung ano ang kanyang wazan. Alam na paano natin gawa ng fi'lu mudari. Okay? May mga katanungan? Opo. Kung mayroon po kayong tanong, pwede po kayong magtanong, no? Handang-handa po tayong sasagot sa anumang mga katanungan. Okay, mazid bi harfain. Yung fi'il na nadagdagan ng dalawang litra. Maari dito ang nakadagdag. Okay? So, plus 2 liters. Fi'il na plus 2 harf. Dalawang harf. So, ito ay nasa lima. Ang ating fi'iluma din dito ay lima. Kaya, isusulat po natin yung lima. Opo, ganyan. Una, in fa a la. In fa a la. Tingnan niyo po. Una po ay in fa a la. So, ang nadagdag ay alip at saka nun. Pangalawa, ito yung fi'ilumadin natin ha, kasi sinusulat natin ang fi'ilumadin kasi nakabase dito, nakabatay dito ang ating fi'ilum mudari. If, opo, ta, a, la. Okay. Tandaan na ang fi'il kumasi, yung fi'il na lima ang litra, lima ang harf, ang kanyang alif ay aliful wasl at hindi po ito aliful kata. Tandaan nyo po yun. Tandaan nyo po na anumang fi'il
na ito ay limang litra o kaya anim na litra, yung fi'il na limang litra o kaya anim na litra. Ang kanyang ha, ang kanyang alif sa unahan ay aliful wasl at hindi aliful kata o kaya hamzatul kata. Okay? Pero ang fi'il na four letters, ang kanyang alif ay hamza sa unahan. Kaya af'ala. Di ba? Af'ala. Pagdating sa fi'il mudari o fa'ilo, kailangan lagyan mo rin po siya ng hamza. Af'ala, yuf'ilo pala. No? Kaya pag sabi mo of'ilo, of'ilo, ganun. So hamza pa rin. No? Yung 4 liters, hamza. Ang 5 at ang 6 liters ay aliful wasl. Tinatawag ito nila na aliful wasl. Okay. Pangatlo ay tafa'ala. Opo, tafa'ala. Tandaan niyo po yan. Pangapat, tafa'ala. Tafa'ala. Panglima ay if'ala. Yan ang panglima natin. So, tulad din po ng kanina, nadadagdag tayo ng isa sa mga huruful mudara'a. Dadagdag tayo ng isa sa mga huruful mudara'a and then lalagyan natin ng haraka ang isa sa mga huruful mudara'a na ito ng patha. Kung sa apat na litra ay kung sa tatlong litra no, ay patha. And then, ulitin ko po, yung fa'ala, fa'ila, fa'ala, fa'ila, fa'ula, pagdating sa fi'il mudari, ay patha ang kanyang, ang haraka ng harful mudara'a. Pagdating naman doon sa pangalawa, yung af'ala, fa'ala, at saka fa'ala, ay damma, dito naman ay patha. Okay? Patha ang ating haraka ng harful mudare. Okay? Tingnan nyo po. In fa'ala, dadagdag tayo, sabi ko, ng isa mula sa apat na litra ng mudare. Gumamit na tayo ng ya plus nun plus fa, ain, at saka lam. Yan, fa, ri, lo. Kastra ang sinundan ng huli. Okay? Yung sinundan ng huli, lam, ain. No? Itong ain na ito, kastra ang kanyang haraka. Pero mayroon yung istisna, mayroon yung iba. Okay? Maliban sa ganito, tatlo. Yafta'ilo, ito po ay yafta'ilo. Yanfa'ilo, yafta'ilo. Okay? Yanfa'ilo, yafta'ilo. Okay, tingnan niyo po ba mabuti yan. Okay? So, ang dalawang ito, damma ang fatha ang kanyang tawag dito, fatha ang kanyang ang haraka ng kanyang harful mudari and then kasra ang kanyang ainul fi'il. Yung second to the last na harf, kasra ang haraka. Dito sa tafa'ala at sa katafa'ala, tafa'ala at saka tafa'ala, patha pa rin ang kanyang ito. Ngunit, mananatili sa haraka ang iba pang
titirang harf. Dadagdag lamang tayo ng yaul harful mudari na patha ang kanyang haraka, and then isusulat na natin yun. Okay, tafa'ala. Sorry, mali. Opo. Tafa'ala. Isusulat na natin yung kanyang natitira. Yatafa'alu. Okay? Tingnan nyo po. Hindi natin ikakasra ito. Kundi patha pa rin siya. Mananatili ang haraka nila. Dadagdag lang tayo ng harful mudarik na patha ang kanyang haraka. Tafa'ala, ganun din. Dadagdag tayo. Yatafa. Opo. Alo. Dadagdag lang din po tayo ng harful mudara'a na patha ang kanyang haraka. And then isusulat natin yung o kaya mananatili sa haraka yung ibang mga harf. At mananatili sila sa kanyang ano. Tingnan nyo po. Tafa'ala. Tafa'ala. Nadagdag lamang yung harf na ya. No? Nadagdag lamang yung harf na harful mudare. Okay? And then, if alla, ito po ay, dadagdag tayo ng harful mudare, yaf. Opo? And then, itong ainul fi'il natin ay patha. Okay? If'alla. Yaf'illu. Yaf'allu. Okay? So, yan po yan. No? Sinasabi ko na itong if'alla yaf'al, if'alla yaf'allu, ang fi'il na ito ay khas sa mga kulay. Special po siya sa mga kulay. Kaya sa Quran, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na yawma tabiyaddu wujo wa taswaddul yawma taswaddul wujo wa tabiyaddul wujo fa'amma alladhina swaddat wujuhuhum. So, tingnan niyo po. Iswadda. Iswadda. So, iswadda, ang pattern niya ay if'alla. So, ang kanyang fi'lul mudari ay yas waddu. So, yaf'allu. Ib yabda. Ib yabda. Diba? Ib yabda. So, yab yad do. Okay? So, ihmarrat, isfarrat. Okay? So, yun. Ito po yung ating pattern ng ating khumasi. Yung fi'il na nadagdagan ng dalawang litra. Halimbawa, magbigay tayo ng halimbawa. Dito, bibigay tayo ng halimbawa na in ka sa ra. In ka sa ra. So, nanatid. Tingnan nyo po yan. Nadagdagan ng in. Pagdating sa fi'lul mudari, ay yan ka si ro. Yan ka si ro. So, dito siya kumuha. Yan fa'ilo. Tingnan nyo po. Yafta'ilo, ifta'ala yafta'ilo. Halimbawa nito ay in ta sa ra. Intasara. No? Bakit in pa rin? So tingnan niyo po ah. Paano po siya nasabi natin na dito yung kanyang pattern sa ifta'ala? Kasi ang ating has-asal ay nun, sad, at saka ta-ra. Mula sa na, sa, ra. So, tingnan nyo po, nasara. So, napagitan sila ng ta. Okay, may namagitan na ta. So, dito po yan, may namagitan na ta. Dito. Okay, may namagitan na ta. So, ito po, intasara ay ang kanyang pattern sa film mudari ay magiging
Opo, magiging yan ta siro. Tingnan niyo po, yan ta siro. Yaftailo. No? So, ganyan po. Okay? Huwag po kayong manlumbay dito kasi ito may halong sarf po ito. No? Hinaluan ko po siya ng sarf. At darating tayo sa isang madda o isang topic, isang maudur na pagpapalit-palit, paano magpalit-palit ang mga damma, patha, kasra at sukun sa kalima. At doon, no, talagang pagtutuunan po natin ang pansin yun. Okay. Tafa'ala, tafa'ala ya tafa'alo. Ito po yung tasalaha. Tasalaha. No? Yatasalahu. Okay, yatasalahu. So, yan po yan, no? So, ang kanilang pattern ay tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu. No? Halimbawa, tadarraba. Okay, tadarraba. Tadarraba. Tadarraba, yatadarrabu. Nag-training, siyempre. Okay, tadarraba, yatadarrabu. Training. Okay? So, ito po yung, yung kanyang pattern. If Allah, tulad ng mga binigay ko kanila na halimbawa. Okay? Naam. Sino po sa inyo ang may tanong? Pwede pong magtanong. Inuulit-ulit ko po ha. Sino po ang magtanong? Pwede po silang magtanong. Okay. Titingin muna tayo sa oras. Alauna, 50. Okay. Panghuli ay plus 3 harf. O kaya huruf. Ahruf pala. Ahruf. Jamu kila. Okay. Ahruf. Talata ahruf. Tatlong litra ang nadagdag. Ito po ay sa fi'il na fi'il umadin, pattern niya ay istaf'ala. No? So, ang kanyang fi'il umudari ay yastaf'ilu. So, ito ang kanyang tinatawag natin kaida ay parang kaida rin nung kaninang tatapik natin sa khumasi, yung dalawang litra na kadagdag. No? So, dadagdag tayo ng yaon, harful mudare, at saka pathaan kunyang harakaan din yung last, second to the last na harf ay kasra. Opo. At may nagdagdag din po ako kagabi na yung mga fi'il na tulad nito. Ito yung kanyang pattern. Istafala. No? So, yastafilo ang kanyang filo mudari ay yas ta fi lo. No? Yastafilo. So, dito kumuha yung mga part, yung mga fiil na istakala, yastakilo, istagatha, yastagitho. No? Doon sa ito naman, Ito yung mga istagfara, yastagfiro, istajmara, yastajmiro, di ba? Istakhraja, yastakhriju, at napakarami pang iba. Istakbala, yastakbilo, no? So, dito po sila kumukuha ng mga pattern.
Kung namemorize natin yung pattern, makuha natin ang harakan ng mga fi'lun, lahat ng fi'l. Okay? Opo. So, yan. Meron po tayong ano, request ng isang isang kapatid kagabi, no? Nabasa ko po yung kanyang request na maggagawa tayo ng jumla na composed ng isim, fi'il at saka harf, no? Isim, fi'il at saka harf. At sasabihin natin kung paano natin nalaman na ito ay harf, ito ay isim at ito ay fi'il. Okay? So, undo, darating po tayo sa mga topic na ito. Sabi natin na ang al-kalam ay composed ng isim, fi'il at saka harf. So, ang kalam ay tatlong uri lamang. Isim, fi'il at saka harf. So, pag gumawa tayo ng jumla at meron tayong isang sheikh na nagtatopic nito sa online, no? Pag gumawa tayo ng jumla, ang jumla po mga kapatid ay nasa dalawang uri. Ang jumla nasa dalawang uri. Okay? So, sinasabi ng mga ibang ulama na may pangatlo. Una, tinatawag nating ismiya. No? Tinatawag nating ismiya. Ibig sabihin ng ismiya ay nagsisimula siya sa isim. Itong jumla na ito, itong sentence na ito, nagsisimula sa isim, pangalan. At tinatawag ito sa wikang Arabic na mubtada. Jumla, ismiya, ibig sabihin, ito ay mubtada at khabar. Pangalawa, itong isim na jumla na fi'liya. So, ang jumla na ito ay nagsisimula sa fi'il. Fi'lu madin man, fi'lu mudarin man. Okay? Fi'liya. Okay? Fi'liyatun. Kaya ismiyatun. Pangatlo, sinasabi ng ating mga ibang mga ulama sa nahw, tinatawag nila na shibhu jumla. Ano po yung shibhu jumla? Makuha natin mamaya. Okay. Jumla ismiya, nagsisimula sa isim. Halimbawa, pangalan mo ay Fatima. Fatima. Okay, Fatima to. Okay, bintu Rasulillah. Fatima to bintu Rasulillah. Tingnan niyo po. Fatima to bintu Rasulillah. Ang lahat ng ito jumla opo. Jumla mufida. Pero ang lahat ng iyan ay puro isim. Puro isim. Tingnan nyo po. Lahat ng iyan ay puro isim. Walang fi'il dyan, walang harf dyan. Puro isim. So hindi nangangahulugan na ang isang jumla ay kinakailangan talaga meron siyang fi'il, meron siyang harf. Hindi po nangangahulugan na ganun. Ngunit kung gusto mo naman ng mayroong isim at mayroong harf, mayroong fi'il, ay walang problema. Katulad ng Fatimatu jalasat ala kursi. Ala kursi. So dito na jumla, kung titingnan mo, isim siya, fi'il siya, harf siya, at saka fi'il siya, isim siya. Okay, ito yung gusto ng kabayan natin, kapatid natin, na paano malaman na ito ay isim, paano malaman na ito ay fi'il, paano malaman na ito ay harf, paano malaman na ito ay isim. Okay? Opo. Sunod, bigyan pa natin ng ibang halimbawa, Fatimatu tajlisu
ala sayyarati. Okay, ala sayyarati. Okay, dito lahat ito isim. Bakit lahat ito isim? Fatima isim. Fatima to yan ha. Fatima to isim. Ismu alam, pangalan ng tao. Bint, isim din siya. Kasi bakit? Bintun. No? Tananggal lang natin ang tanwin dahil siya ay mudaf. Rasuli, isim din siya. Kasi bakit? Pwede natin sabihin na rasulin. No? Tinanggal lamang natin ito kasi siya ay mudaf. Rasulillah. Tignan niyo po. Puro po siya isim. May topic po tayo dito. No? Dito naman, Fatima tu jalasat alal kursi. Paano natin nalaman na ito ay isim? Siyempre, ito ay pangalan ng tao. Ismu alam ang tawag dyan. Ismu na alam. Jalasat, paano natin nalaman na ito ay fi'il? Sa pamamagitan nito, tao-ta'nith, tanda ng tanda na siya ay fi'il. Paano natin malaman na ito ay harf? Opo, malaman natin na ito ay harf kasi kabilang siya sa huruful jar. Huruful jar o kaya huruful khafdi. Ito naman, paano natin nalaman na siya ay isim? Dahil sa alif at lam sa unahan. Okay po? Nakuha natin noon na ang isim ay mayroong apat na tanda. Una, al-khafdi, kasra ang haraka nito at mga tumapalit sa kasra. Pangalawa, at tanwin, damatayin, kasratayin, pathatayin. Pangatlo, dukulo alif lam, yung nauuna yung alif lam sa kalima, katulad ng sinulat natin kanina, al-kursiyi. Pang-apat ay naunahan siya ng harful jar, o kaya huruful jar, o kaya huruful khafdi. Okay? Opo. Ito naman, al-fi'liya, nauuna ang fi'il. No? Tajliso. Tajliso al-binto. Tajliso al-binto ala at-tawila. Tawilati. Okay, so tajliso fi'lu mudari. No? Kanina, jalasa yajliso. Pagpambabae, tajliso. Albinto, babae, di ba? Kaya tajliso. Pag lalaki ito, gagawin natin yajliso. So, alif lam, siya ay isim. Ala, harfu jar, kaya siya ay harf. At tawilati, siya ay isim dahil sa alif lam. Napakadali. Ang jumla na ito ay jumla fi'liya. Tinatawag ito na fi'liya. Shibhu jumla, ito yung mga fi'l na nauuna ang harf, ang jar at majrur. O kaya, darfu, zaman. Sinasabi na natin mga ulama, ng ibang mga ulama ng nahwu. No? Fauqa, fauqat tawilati, fauqat tawilati, ta'amun. Okay? Fawqat tawilati ta'amun. So, ang dalawang ito, tinatawag ito na shibhu jumla. Fi mahali raf'i, khabarul mubtada muqaddam. Ta'amun, mubtada muakhar. Okay? So, napakadali. Ganun lang po siya, no? Shibhu jumla tawag dyan. Fi shajarati, fi shajarati, ta'irun. Okay? So, yung fi sajarati, shibhu jumla, fi mahali rafi, khabarul mubtada muqaddam, wa ta'iratun, ta'irun, ay mubtada muakhar. No? So, yun po ang ibang mga uri ng tawag dito. Inshallah, makuha po natin yung harf at makuha din po natin yung makukuha na natin lahat yung tungkol sa fi'il. No? So, sino po sa inyo ang may katanungan? Pwede po magtanong. No? Bago natin tapusin ang ating pag-aaral. Okay?
i-ano natin yung ating pag-aaral. Opo. Sino po? At inshallah, bago matapos yung fi'il, ay ibibigay natin yung mga palatandaan ng fi'il. Meron pong palatandaan ng mga fi'il. At ibibigay po natin yun, inshallah, sa inyo. So, maraming salamat po sa lahat. Sana po makatulong ang video na ito sa inyo. At sana po ay tawfikan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala tungo sa kanyang kaluguran, kanyang habag, tungo sa paggawa ng kabutihan. Kabutihan na makakatulong sa atin dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Ulitin ko, maraming salamat at assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.